Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. R.I.T. Riding in Tandem. R.I.T. With me, RM. And me, Elaine. I am Cass. At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang Chevrolet Tracker LT Redline. Ano, game na ba kayong dalawa? Let's go! Pero bago tayo magsimula, pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating t-shirt. Ayan o, Magna Moto, para sa mga bikalidad na mga t-shirt namin na suot ngayon, maraming salamat po. Oo, kung interesado kayo sa ganitong t-shirt, maglalagay na lang din ako ng link doon sa baba. Ang makina nito ay 1.0-liter double overhead cam VVT turbo gasoline engine. May maximum output ito na 116 horsepower at 5,800 RPM. At may maximum torque naman na 175 Nm at 4,200 RPM. Ang transmission nito ay 6-speed automatic. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para maalaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Bago natin umpisahan itong review, syempre may mga magtatanong dyan, may pyesa ba yan? Oo, yan kasi talagang usapan eh. Pag sinabi mo Chevrolet, yan na naman eh. Pero ito, based on experience ha, meron kasi kaming 2006 Chevrolet Optra. So, dati sa amin yun, pero binenta namin, pero ang gumagamit kasi yung pinsan ko. So, hanggang ngayon, no, gamit pa rin ang pinsan ko siya. Shoutout muna natin si Marlo Santiago. You know, special shoutout. Ang kilabot ng Santiago. Kilabot. Anyway, yun niya. Hanggang ngayon, gamit pa rin niya. So, 2006, mga 16 years old na yung kotse na yun, yung Chevrolet Optra na yun. Mga 16... Oh, tama, 16 years old niya. Minat ko pa eh. Matagal na nga yung kotse na yun, di ba? 16 years old. So, yun nga eh. Sa ganung edad ng kotse, talagang may masisira na yun. Imposibleng wala. Ano yan? Tangke. Siyempre may wear and tear naman, di ba? Oh, at saka kahit nga tangke nasisira, di ba? Anyway, yun nga eh. Pero ang importante kasi dun, meron kaming nakukuhang pyesa. Ang mahirap lang kasi dyan sa umpisa. Pag hindi mo alam kung saan ka kukuha. Yun. Sa lugar nyo kasi, syempre, iba-iba tayo ng lugar. Sa lugar nyo, hanapin nyo kung nasaan yung meron. Ngayon nga, napakadali nang maghanap ng pyesa kasi meron niyang online. So, meron niyang Shopee. Minsan, mga pyesa nga sa Shopee, meron na kaagad eh. Kaya kung gusto nyo, supportahan din nga pala ang RIT Riding in Tandem. I-click nyo na lang din yung link sa baba ng Shopee para ano, malaking tulong din sa amin yan. At yun nga, kagaya namin. So, nasa Manila kami, madali lang yung makukuhanan ng pyesa. Doon ba kayo sa Banawe nabili? Hindi. hindi kami sa Banawe bumibili. Sa Araneta. Araneta. So, kung yun, kung malapit kayo sa Araneta, so yun, doon kayo. Malapit lang din naman sa Banawe yun, parang mga tatlong kanto lang yata. Ay, malapit nga. Pwede lakarin. Oo, pwede. Oo, basta ba, no, masipag ka maglakad. At back to the review na, Diyos ko naman, doon na tayo napunta sa pyesa eh. Kasi yan talaga kasi yung kadalasang tanong sa amin sa mga comment eh. Pyesa ba yan? Pyesa ba yan? Pyesa ba yan? Oo yun, kung nasa Manila ka, muntang Araneta meron. Araneta is at kaso, that? Teka, dati pa kasi yun eh. So hindi ko sure kung doon pa rin ngayon. So dati pa yun, hindi ko na ulit alam kung saan ngayon kasi nga matagal nang hindi ko yun ginagamit yung Optra na yun. Kasi nga, nasa pinsan ko na eh. Pero i-confirm nga natin. Si Marlo, message mo nga. Tawag ako na lang. Hello? Hello? Saka pa kumukuha ngayon ng pyesa mo ng ano, ng Optra? Pag kami nasira? Sa Araneta pa rin? Nagano lang ako yung sa Facebook, yung GM Optra. Ah, okay. Sa ano, sa Banawe, yung Thunderbird. Ah, okay. Ayun. Okay, sige. Kasama ka sa video namin sa YouTube ah. Yung tawag mo. Ayun ah, meron pa tayong call a friend. Ayun pala oh. Oh, alam niyo na, oh, may Chevrolet Facebook. Pesa, maawa kayo sa Facebook, tapos Thunderbirds sa Banawe. Oh, okay. Tsaka yung GM, ano daw. Oh, basta yun. Okay, tamo yan, napaka-convenient.
online talaga. Balik na nga tayo dito sa review ng Chevrolet Tracker. Nung unang beses ko kasi siyang nakita, nagustuhan ko siya talaga kasi kakaiba yung itsura niya. Hindi mo siya masyadong makikita yung ganitong itsura sa kalsada. Meron siyang muscular shape, tsaka meron din siyang muscular na lines, and parang batak na batak yung katawan niya. May oomph talaga. Meron siyang parang sinasabi niya na, bala kayo dyan, basta ako, eto ko, ganyan ako. Ganito ang katawan ko. Ano, nakaka-relate ka ba dun? Oo. May batak na batak ba yung katawan? Pero ako, nakaka-relate ako, pero hindi sa katawan. Kasi kumbaga ako eh, ako to eh. Parang kagaya ng RIT, diba? Original. This is my style. Ito ako. This ito is tayo. Real. This is me. Oo, oh, diba? Parang kanta yun ah. This is real. Kala ko sasabihin mo sa akin, batak na batak yun chan. Batak na batak, oo. Oh. Batak na batak pa amante. Batak na batak yung kain. Sa hood pa lang, meron tong power bump. Hindi nga lang siya kasing laki nung sa Camaro, pero meron. Meron siyang lines na papunta dun sa black part na nasa paligid ng grill, at meron ding line na papunta sa fender. Ang dami talagang nangyayari dito sa harapan, pero bagay naman. Ang ganda rin talaga nung ilaw kasi naka-LED rin siya na projector headlights, tapos LED rin yung daytime running lights. Yung mga linya naman na nasa ilaw, tuloy siya hanggang doon sa black part garnish dun sa harapan. Tapos ang ganda rin nung transition ng bumper papunta doon sa katawan ng sasakyan. Yung nandoon naman sa ilalim ng headlights, eto, nag-go-yo kami niyan. Akala ko, yun yung fog lamps, pero yun pala signal lights, ang angas tingnan. Meron pa siyang matte finish dito sa ilalim ng bumper. Sa sides naman, una kong napansin dito yung side mirror. Type na type ko talaga to. As in, gustong gusto ko talaga. Ito na yata yung pinakamagandang side mirror na nakita ko sa lahat ng sasakyan na nakita ko. Oo, kasi meron siyang parang matte na part na stem na nanggaling dun sa katawan papunta dun sa gilid. Tapos shining naman yung nasa ibabaw. Tapos tamang tama sa kanto yung signal light sa gilid. At saka yung shape kasi niya, yung ganda talaga. Oo, tapos nilagyan pa nila ng red line na accent. Yun nga rin palang magpapadistinguish dito sa variant na to. Kasi meron siyang red line do sa side mirror. Kaya nga LT red line. Sa gilid naman, mukhang rip. Kitang-kita mo yung mga cuts niya. Tsaka ang dami talaga. Meron na nag-umpisa dun sa door handles, tapos papunta dun sa windows, meron papunta dun sa fenders, tapos meron naman dun sa likod na papunta dun sa ilaw. Sa baba naman, dito sa mga body moldings, meron siyang curve, may kurbada naman siya dun. Kaya kitang-kita mo talaga ang daming cuts nitong sasakyan sa gilid. Parang maskuladong-maskulado talaga yung tindig. Sana all may cuts. Ako ang gusto, ang meron lang akong cuts eh, mga ano, mga rib eye, T-bone, ganun. Cuts ng ano eh, cuts ng ulam. Siyempre, sinamahan din nila yan ng black roof rails, at yung gulong niya, black yung mags na mayroong red light, at yung size naman, 215, 55, or 17. Sa likod naman, napakaganda ng ilaw, lalo na pagkagabi. Dalawang LED strip kasi yon. Basta, ang ganda tingnan. Yung git ng part din niya, malinis. Tapos yung ilalim naman nun, matte siya na merong silver accent na nandun yung fog lights. Meron din siyang reverse camera at meron din parking sensors. Isa lang yung ayaw namin dito. Oh, kasi yung antenna, parang old school na eh. Usually ngayon, mga shark's fin antenna or yung mga matatabang maliliit. So, yung iba nga, wala. Buti na lang, madali lang palitan yun. True. Sunod naman natin dito yung adjustment ng manibela. So tilt lang to, wala siyang telescopic. Yung upuan naman, mixture kasi siya ng manual at saka ng electronic. So yung abante at atras, electronic siya, pero yung pag-recline, manual siya. Sa space naman, pagka normal driving position ako dito sa unahan, yung headroom ko, lampas 5 daliri yung space. Pag umupo naman ako dun sa likod, dalawang fist ko yung kasya sa tuhod. Tapos yung headroom ko, lumiit lang ng konti pero maluwag pa rin, mga 4 na daliri. Ang cargo space naman ito, napakaganda rin. Kasi ang tansya ko, mga 9 na galon ang kasya dyan. So napakarami talaga, magagamit mo. At saka meron na siya kasama agad na cargo cover. Libre na, hindi mo nabibilin. Kung kailangan mo rin ng more space, 60-40 folding din yung second row seat, so no problem ka. May ISOFIX tethers din to. Ayan o, oh, nakakatulog na nga yung bata natin sa likod, no? Kaya maraming salamat din niya pala sa Greco, sa ating car seat na nasa likod. Yan yung tinatawag nilang Forever in One Deluxe. So sa likod na upuan, total nando na rin naman tayo, meron siyang dalawang USB port, merong hawakan sa ibabaw,
merong bottle holders, merong armrest, at meron ding cup holder na dalawa sa gitna. Dito naman sa unahan, grabe, etong manibela, type na type ko kasi sporting-sporty yung itsura. Muscular din, lean yung itsura kagaya sa labas, bagay na bagay. So medyo flat bottom pa siya, tapos meron siyang silver accents dito sa ilalim. Meron siyang mga controls para sa infotainment system tsaka sa hands-free function. Ang medyo hindi ko lang nagustuhan dito, yung texture dito sa unahan kasi medyo hard plastic, napabusina pa ako. Pero in fairness, ang ganda rin ang tunog ng busina, ulitin ko. Oo, oh, diba? Na-accidenting nahawakan. Ang dashboard din ito, maganda rin yung itsura, sporting, maangas din. Meron siyang mga parang criss-cross na design na meron red stitchings. Tapos may mga hard plastics, normal lang naman yun. At saka ang maganda rin dito, yung mga controls kasi niya, simple lang, madaling intindihin. Maganda rin yung flow niya dito. Ikita ko kasi yung screen medyo nakatilt siya papunta doon sa driver. Tapos yung pinaka-flow niya kasi parang ang smooth lang. Maganda siyang tignan pag, lalo na pagpasok mo sa sasakyan. Meron din ditong dalawang USB, auxiliary, power supply, may lalagyan pa dito sa unahan. Ang shifter nga lang niya medyo ano, kakaiba. So meron siyang park, reverse, neutral, drive, at saka meron siyang L. So usually kasi, ang gamit mo D lang, diba? Tapos yung manual mode, kadalasan, gamitin mo na. Ganon. Ito kasi ilalagay mo muna siya sa L bago mo magamit yung manual mode. Tapos yung pindutan ng manual mode niya, nandito sa gilid siya ng shifter sa ibabaw. Yung infotainment screen niya, 8 inches na may Apple CarPlay and Bluetooth. Tapos yung speakers niya, 6. Dalawang tweeters, dalawa sa harap, at dalawang woofers. Medyo kakaiba lang dito yung lock button. So kung mapapansin nyo, wala dito sa mga pintuan, wala sa sidings, no? Ang lock button nito, nandito sa dashboard sa bandang unahan. So medyo maninibago ka, pero okay lang din naman pagka nalaman mo nang nandun pala siya. Speaking of sidings, meron din siyang checkered na parang rubbery material na gamit. Pero basta malambot siyang hawakan, tsaka malambot din sa siko. Okay din yung upuan nito kasi leather seats at saka ang ganda ng lapat sa katawan ko. Ayan o. Bago natin makalimutan, dito nga pala sa interior, yung pinakamalaki, hindi natin nasabi. Meron niya rin pala tong sunroof na malaki. Teka, buksan nga natin. Sa test drive naman tayo ha. Unang-unang napansin kong pinakamagandang parte dito sa sasakyan na to, yung makina. 1.0 liter lang to, pero nakaturbo, malakas, maganda hatak. As in, tsaka gustong-gusto ko rin yung tunog ng turbo. Iii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 
ganun talaga. Maganda, maganda. 1.0 liter lang siya, pero napakatulin. Pero kaya daw nitong umantar up to 25 kilometers per liter. Hanep yung fuel mileage na yun, ha? Parang hybrid na yun. Pero ito, hindi hybrid. So 1.0 liter lang na turbo. Galing, di ba? Yan talaga, oh. Meron na naman tayong bagong contestant para sa patipira ng gasolina. Grabe, ang dami ng mga contenders ngayon. Pero grabe, pagalingan talaga eh. Oh, ang daming mga technology kasing ginagamit din sa pampatipid ng gasolina, no? Isa na rin dito yung auto start stop function na meron din to. Kaya yun, may turbo na siya, maliit yung makina, tas meron pang auto start stop na pag na-traffic ka, eh tumitigil yung makina. Kaya mas matipid ka talaga sa gasolina. Pangit naman kung hindi natin papakita, do. Kaya mag-overtake tayo. Ay, ang dami pala. Pa isa-isa lang. Ang dami palang nakafila. Okay. Pero kita nyo naman, easy-easy lang, di ba? Hindi pa nga yun, ano, hindi pa sumagad yung rev niya eh. Oo nga eh. Tsaka nagulat yung anak namin eh. Rando mo. Was it fast? Yeah, I was so scared. O, diba? Natakot din siya. Imagine nyo, overtake lang, natakot yung anak namin. Di, matulin talaga. Anyway, back to the driving part, no? Yung steering feel nito, maganda. Hindi siya sobrang lambot, hindi siya saktong-sakto. May konting kunat siya. Kaya kung 1 to 5, 5 yung softest ang grade ko sa kanya, mga 2.4. Yon. Tapos sa suspension naman, medyo metal bug siya kapag low speeds. Pero mentras bumibilis ka, gumaganda rin yung suspension niya. So, lalo na pagka kunwari mga 50-60 kilometers per hour ka, yun, mas maganda kasi yung mga butas-butas, crack sa kalsada, mas nasusoak niya eh. Mas
Parang nawawala. Oo, oh, basta ganun, yun. Oh. Tsaka ang ganda rin ng cornering nito, ah, kapit na kapit sa daan. Oo. Sa shifting naman, mararamdaman mo siyang nag-shift. Parang nagda-drive ka ng manual, ganun. Mararamdaman mo ng konti, konti lang. Pero pasadong-pasado pa rin sa akin. Tapos itong sasakyan nito, para sa akin talaga, no, may attitude eh. Kumbaga parang ano, mas gusto niya yung dinadrive siya ng medyo metulin. Parang ganun, parang nanghihingi siya. Nanghihingi siya ng tulin. Oo, pero ang kinaganda naman nun, parang bagay dun sa character din ng itsura niya sa labas eh, diba? Parang muscular, ripped yung itsura niya. Tapos yung performance niya, gusto niya ganun din. Gusto niya yung medyo may, ano, may tulin. Sa visibility naman, madali lang i-drive tong sasakyan na to at saka madali siyang tansyahin. Kasi malalaki yung mga bintana niya sa gilid, tapos mababa tong dashboard sa harapan. Ito nga lang, yung mga A-pillars niya medyo mataba, tapos yung bintana niya sa likod, medyo maliit siya, pero kita mo pa rin naman. I-try naman natin ngayon yung manual mode. So ilalagay ko siya sa L, yon. So kailangan mo talaga ilagay sa L. Ganda nung tanag eh. So sa manual mode, okay lang naman siya pagka hindi ka masyadong nagmamadali. Kung kailangan mo ng engine braking, yon, okay naman siya. Pero kung gusto mo ng sporty driving, sa totoo lang para sa akin, mas magandang tapakan mo na lang yung silinyador. Kasi malakas na siya, maganda na yung takbo niya, hindi mo na kailangan ng manual mode. Pero at least kung gusto mo mag-manual mode, nandito pa rin naman siya. Napansin din namin na tahimik dito sa loob, kaya paano namin nalaman? Kasi may mga motor. Hindi namin sila masyadong naririnig. Nakikita na lang namin sila. Pero makikita mo, di ba, pag dumadaan yung mga motor na yun, parang maririnig mo yung rev nila, ganyan. Dito, bawas. Bawas. Pero naririnig mo, pero ano, kumbaga, ano, mapapansin mo na medyo nilower yung volume ng konti. So, uh-oh, ano, approve kami doon, approve. Ang lanes. Sa lane. Dito. Oh, andito tayo sa mga. Ang turning radius niya mga 2 lane. So okay, maganda. Saktong-sakto lang sa laki niya. Hindi ka masyadong mahihirapan mag-U-turn. Ang Chevrolet Tracker LT Automatic Redline ay nagkakahalaga ng 1,242,888 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming maraming salamat po sa Chevrolet Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good and The Bad. Andito tayo ngayon sa Villa Breads and Coffee sa Banay-Banay Amadeo, Cavite. Dapat dun tayo sa loob mag-shoot ka, so marami kasing nagsasalita, kaya dito na lang tayo sa loob ng sasakyan. Kung mapadaan kayo dito sa Amadeo, itry nyo rin. Masarap yung kape nila at masarap din yung tinapay. Unang bad para sa akin, kahit kasi ilock mo yung sasakyan using the lock button dito sa loob, pwede mo pa rin kasing mabuksan yung pinto. So kung may mga bata kayo, syempre baka mabuksan nila, pero buti na lang merong child lock. Isabay ko na rin yan, no? Na yung pindutan kasi ng lock button nandito sa dashboard, wala siya dito sa sidings, kaya medyo nanibago rin ako nung simula. Napansin ko rin dito sa sasakyan na to, wala rin siyang cruise control. Ito naman, nabanggitan namin kanina, ang tanging hindi namin nagustuhan sa exterior ay yung antenna na pwede namang palitan. Sa suspension naman, pag low speeds, medyo matalbog siya ng konti. Unang good naman para sa akin, yung engine power, kahit 1 liter lang to, may fun factor na. Nagustuhan ko rin kasi 3-cylinder to, pero pagpasok ko, paggamit ko, hindi ko na malayan na may nginig. Actually, para siyang inline 4 pero 3-cylinder talaga to. Isa pang maganda dito, kahit may power siya, matipid naman. Ang claim nga nila, 25 kilometers per liter. So matipid talaga yun. Oh, as in pang hybrid na yun, 25 kilometers per liter. At idagdag mo pa dyan, meron din siyang auto start stop function. Kaya pag na-traffic ka, aba titigil din yung makina. Mas makakatipid ka pa. Yung itsura din ito, fresh sa mata, batak, and out of the ordinary. Gustong gusto ko rin yung space kasi kasyang-kasya ako dito sa loob maluwag. Hindi lang space ng tao ha, pati yung cargo space maluwag din. Yung cover din ng sunroof makapal kaya hindi mainit dito sa loob. Ang tahimik din dito sa loob ng cabin kaya marirelax ka sa tahimik.
161 millimeters ang minimum ground clearance ito, kaya may laban ka sa baha at sa lubak. Nagustuhan ko rin yung tunog ng busina, susyalin. Ang verdict ko naman dito, kung kailangan nyo ng matulin pero matipid na sasakyan, batak yung itsura at pwede mo talagang ilaban sa baha at sa lubak, eh magandang option to para sa inyo. Yung hindi rin kalakihan yung size ha, yung kasya sa mga maliliit na kalsada. At saka marerekomenda ko rin tong sasakyan na to, kung ang pagmamaneho mo yung mahilig kayong sa medyo matulin, yung medyo overtake, maganda tong sasakyan na to para sa'yo. Maraming salamat po sa panonood! Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin! O next video na! Visit our website rit-ridingintandem.com. Please like and subscribe! Yun na! RIT Riding in Tandem, RIT Riding in Tandem, RIT Riding in Tandem, siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT Riding in Tandem, RIT Riding in Tandem, RIT.